Sa lungsod ng Malabon kung saan nangangampanya sina Bongbong Marcos at Sara Duterte. Naroon ang aming correspondent na si Rex Remedio. Rex, sa kanilang pag-iikot riyan, may nabanggit ba si Inday Sara kung bakit hindi siya dadalo sa COMELEC debate ngayong gabi? Kagaya nga nung dahilan ng kanyang presidential running mate na si Bongbong Marcos, mas nais nilang harapan at direktang makipag-usap sa mga tao gaya nga raw ng ginagawa nila ngayon dito sa Malabon City, kung saan kasalukuyang nagsasalita si Marcos at patuloy niyang inuulit ang kanyang panawagan ng pagkakaisa sa mga tao bilang solusyon upang tuluyan nang makabangon ang bansa mula sa pandemya. Pero kaninang umaga ay sa Bulacan muna ng kampanya si Sara Duterte. Nakipagpulong din siya sa mga leader ng barangay at iba't ibang sektor sa lalawigan. Isa ang Bulacan sa may pinakamaraming botante, kung kaya't ilang beses din silang bumalik dito para mangampanya. Dahil sa pagiging debate skipper, patuloy silang binabatikos ng iba't ibang mga kandidato at mga kritiko na duwag. Ang tanong ng mga tumutulig sa paano nila haharapin ang hamon ng pamumuno ng aktwal kung sa debate pa lang ay umaatras na sila. Si Bongbong naman ay nagkaravan sa Navotas City kaninang umaga at sa Malabon City ngayong hapon. Sinuyod niya ang Navotas ng 3 oras. Sinamahan siya ng muling tumatakbo sa pagkakongresistang si Toby Tiangco. Si Tiangco ang dating pangulo ng United Nationalist Alliance ni dating Vice President Jejomar Binay. Sa Malabon naman, ang tumatakbong mag-asawang Sandoval na sina Jeannie para pagka-mayor at Ricky para pagka-kongresista ang sumusuporta kay BBM. Kapwa na ipanalo ni Marcos ang Navotas at Malabon noong tumakbo siya sa pagka-vice presidente noong 2016. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya sinasagot ang tanong ng ibang presidential candidates at pati mga mamamahayag. Ito'y kung nagbayad na nga ba ang pamilya Marcos ng kahit parte lang ng kanilang di pa nababayarang 203 billion peso estate tax sa gobyerno. Tinanong siya sa isang panayam sa PTV4 kahapon, pero di niya rin ito sinagot ng direkta. Aniya, ang mga isyong tulad raw nito ay di na kinakailangang pag-usapan, kundi ang pagbangon ng bansa mula sa pandemya at pagbibigay trabaho sa mga Pilipino. At kapag naresolba raw ito, ay siyang maaari ng mas pag-usapan yung kanyang mga personal na issue. Ang tugon naman ng ilang presidentiable, pwedeng gamitin ang ibabayad ng mga Marcos para makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Ilang beses naming sinubukang kunin ang kanyang sagot dito bago o pagkatapos ng kanyang mga event. Gayunpaman, lagi siyang napalilibutan ng security personnel at pahirapan ng paglapit sa kanya para makapagtanong. Sir, tanong ko lang po. Sir, estate tax ko nakapagbayad na po ba tayo? Sa ngayon ay pilit pa rin namin kinukuha ang panig ng kampo ni Marcos ukol sa kung nakapagbayad na nga ba talaga ang kanyang pamilya ng kanilang estate tax sa gobyerno. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat. Live mula sa Malabon, Rex Remedio. Nabasa ko kanina yung mga articles mula sa iba't ibang news agencies. Marami. May maraming mga lugar sa Metro Manila at mga nearby provinces ang pinanggalingan ng mga tao sa rally. Pero kahit saan pa sila nanggaling, marami po talaga tao. Okay? Marami po talagang nagpunta sa rally. Kaya kudos sa organizer. Ha? Gusto lang natin sabihin na para makaipong ka ng ganung maraming tao sa isang lugar, siguro naman yung mga, yun, di ba, naalala ko yung binanggit nyo nung nakaraan eh. Yung naalala ko po ito eh. Nung binanggit ko ang kumukuha ng mga drone shots. Si Direk Jimmy Dasal, kaibigan ko po yun. Kaya yung sinasabing parang optical illusion. Eh, depende po yun sa pagtingin. Pero kanina, talagang maraming tao. Kaya palakpakan yung mga nag-organize. Kasi mga nag-organize ng event, yan, kung paano man nakarating yung mga tao dyan, hindi mo siguro naglakad yun. Baka volunteer siguro yan.
sa mga volunteer yan. Walang binayaran dyan. Walang hinakot dyan. Oh. Kayo magulo. Kayo magulo. Eh, basta... Eh, siyempre, wag na, hindi po sila hinakot. Hindi po sila, nagpunta po sila ng kusa doon. Tapos eh, mga volunteer po ito. Talagang gusto po ay magbigay na suporta kay VP Leni at kay Kiko. Ayos ba? ganun talaga. Ala, hindi nga hakot eh. Kaya, hindi hakot yan. Walang hakot yan. Ayun, no? Maraming salamat, Kuya Romel. Gusto walang, ito ha, ako gusto ko munang paniwalaan na hindi naghahakot ang Leni-Kiko tandem. Ayan. Walang hakot na ginawa. Wala nun. Walang hakot. Nagpunta po sila doon, yung iba galing sa probinsya. Ito ha, medyo ibayin natin yung narrative. Ang mga tao po nagpunta doon ng... Hindi. Walang ganun. Wala naman akong... Hindi ako magbibintang ng ganun, kuya. Yung bahala kayo. Oo. Oh, so, marami nagpunta doon, pusa sila, sarili na lang panggastos. Umupa sila ng sarili na ng bus, magkakaibigan siguro, magkakabarkada. Nagpunta sila ng kusa doon. Ano? Nagpunta sila ng kusa doon. Walang bayad yun. Ha? Walang bayad. Kung meron yung pink, pinundar nila yung sarili nilang mga teaser dyan. Ayos ba? Kung galing man sila sa probinsya, galing sa ibang mga bayan o lungsod, ha? Wala pong ganun. Tandaan nyo, magaling lang talaga yung nag-organize itong event na to. Ang daming tao, punong-puno yung Emerald pag nakita niyo yung mga kuha sa ng video. Basta uulitin ko, wala pong hakot yan. Walang hakot yan. Magaling lang talaga yung nag-organize. Ayos ba? Nabati lang natin yung mga nag-organize itong event na to. Mabuhay kayo. Sana. Ako, ito seriously ah. Gusto ko, hawak-hawak ko yung tinidor eh. Naasenso ako kuya na. Nakatinidor pa ako ngayon ah. Volunteer yan, yung mga kababayan nating mahihirap na sumusuporta kay VP Leni, gumastos sa sarili nilang pera yan. Ha? Gumastos sa sarili nilang pera yan. Yung iba dyan sumuporta, talagang diehard para ipakita sa mga maka-BBM na willing silang gumastos para magpahayag ng suporta sa minamahal na Nanay Leni, di ba? No. Hindi edited yan, hindi edited. Ako naniniwala ako marami talagang tao doon. Hindi edited ako yan, naniniwala ako. Mga kusang nagpunta dyan, yung iba dyan, mga estudyante, mga baon nila yan. Mostly activist
Hindi. Ang tao, ano, di ba kayo, yung mga maka-BBM dyan, di ba kayo natatakot? So, salamat sa nagpapadali ng stars, ha? Kung halimbawa sa grabe tao kahapon sa Marikina, sa rally ni BBM ko yan, eh. Yung Marikina, grabe tao. Ikan sa Las Piñas, parang. Hindi, yung kahapon muna. Marikina, daming tao. So, dapat i-acknowledge ninyo. Alam mo ang nireport ng Manila Bulletin. Hundreds of supporters daw ang nandun sa libu-libong. Nakita mo namang ubod ng daming tao, pero ang caption ng Manila Bulletin. Hundreds. Masarap tong banana muffin na to, ha? So, pag napunta kayo dito sa Singapore, hanapin nyo to. Masarap yung kanya. Yung kay BP Lenny, in fairness, kung marami yung kay BBM kahapon, marami din po ngayon. Emerald dati nyo, puno. Ang kagandaan naman, halimbawa, ang mga, alam mo na may mga Philippine Star, Rappler, alam mo na kung kanino yun eh. Ang kagandaan naman, inamin naman ng Rappler, saka ng iba pa, na hindi sa Pasig galing. Hindi Pasig sa Pasig lang galing, kundi sa Metro Manila, ibang parte lang, at nearby provinces. Kaya yung mga tao nagpunta doon, ako, naniniwala ako. Naniniwala ako, kusang nagpunta doon yun. Pinlano nila yon para makita at ang Nanay Leni at marinig ang talumpati ng Nanay Leni, pati pakita sa mga tao na talagang na... Maraming sumusuporta kay Nanay Leni. Yung mga yon tingin ko, gumastos sa sarili nilang pera yon, mga volunteer yon. Yung iba dun siguro, mga sarili nilang pera, imbis na ipambili ng personal nilang pangangailangan, ginastos nila para makapunta dun sa pagtitulong.